Hello everyone and welcome back to my vlog. Kamusta, kamusta po? Ayan, so ang pag-uusapan natin ngayon ay medyo komplikado. Ayan, saan po ba tayo dapat? Doon sa masaya ka? Pero mali naman na relasyon yun. Doon, pag-usapan natin yung mga kung saan tayo masaya, sa masaya o sa malungkot na relasyon. Masaya ka nga, pero mali naman. Ayan. O doon ka sa malungkot, pero yun ang dapat. Di po ba? So saan po ba tayo dapat lumugar? Saan ka po ba dapat lumugar? Kung ikaw yung nasa sitwasyon na yan, ayan po. Huwag po ninyong ikahiya. Huwag po kayong mahiya mag-comment down below. Ayan, baka meron po tayong mas maraming matutunan doon sa mga magko-comment dyan. Ayan po, saan po ba tayo dapat lumugar? Masaya doon ba sa masaya tayo? Pero mali naman na relasyon. O doon tayo sa malungkot tayo, pero yun ang tama. Ay naku po talaga, ang hirap mamili. Ano? Ang hirap-hirap po. Doon po sa mga taong nasa posisyon na yan, nasa sitwasyon na yan, I'm sorry. Ayan. Ang mga taong nasa paligid ninyo, ang bilis po niyan magbigay ng suwestyon. Ang bilis po niyan magbigay ng opinion. Pero nasa sa inyo pa rin po ang desisyon. Ayan. Dahil kung ako ang tatanungin kung saan ba tayo dapat, doon sa masaya pero mali, o doon ka dapat sa malungkot pero tama na relasyon. Ayan po. Ang hirap, hirap. Ayan. Kung ako yung tatanungin, kung ako yung nasa sitwasyon na ganon, siguro doon ako sa malungkot ako. O diba? Ang hirap kasi. Kailangan mong magsakripisyo. Doon ka sa malungkot ka. Pero ewan ko, tamang relasyon naman yon. Doon ka, ayan. If doon ka naman sa tama, pero marami kang nasasaktan, mali naman, wag na lang, wag mo nang ituloy. Payong kaibigan lang, wag mo nang ituloy. Pero, ikaw pa din naman ang masusunod eh. Di po ba? Sa opinion ko naman, kahit nasasaktan ako, kahit nalulungkot ako, kung yun naman ang tama, okay lang. Magagawan pa rin naman siguro ng paraan yun. Darating din naman siguro ang time na magiging masaya ka din. Ano, gawan mo lang ng paraan. Kasi may mga sitwasyon na talagang napakahirap. Napakahirap, napakakomplikado. Pero, isipin nyo na lang po yung mga taong nasa paligid ninyo na hindi sila nasasaktan, na hindi mo sila pwedeng masaktan. Kasi ganito yan eh. Isipin mo na lang na kung nagsasakripisyo ka, may ganting pala din naman yan eh. Di po ba? Pero, kung ayaw mo na talaga, hindi mo talaga kaya magsakripisyo eh, palayain mo ang iyong sarili. Yun lang naman yun eh. At, mag-isip lang po kayo ng tama, isipin nyo po ng maraming bisis kung ano yung mga desisyon na gagawin ninyo at huwag po kalimutang magdasal. Ayan, gabayan po tayo ng Panginoon. Kasi sa mga sitwasyon ganyan, talagang napakahirap eh. Ayan, hirap po ang mga taong nasa sitwasyon na yan. Yung mga taong hirap makapag-desisyon. Ayan po. E mantakay nyo naman po eh. Mga taong na-involve sa mga relasyon, ano, na masaya nga, pero mali naman. At merong malungkot, pero yun ang tama. So, comment down below po. Sana po ay
matulungan niyo po yung mga tao na sa sitwasyon na parang nakukulong sa sitwasyon na ganyan. Tamang po at huwag kalimutan mag-subscribe. Ayan. At isabay na din pindutin ang notification bell para po updated po kayo sa mga videos na ating i-upload. Ayan. Pati tuloy ako nalilito. Bye po! Nakakalito.